Okay, so magandang araw ho. Ito yung tanong ko sa inyo. Bakit hindi kinuha ni Duterte si PBBM na maging or si BBM at the time para maging running mate niya noong 2016? Hindi ba si Amy Marcos ang tumulong sa kanya para makuha ang endorsement? Sabi nga eh, twice na nagpunta pa ng Ilocos Norte si Digong para i-endorso ni Amy, ilakad sa pamilya niya. And then, noong 2016, ay ang kinuha niya na running mate niya ay si Alan Peter Cayetano. Si PBBM po ay pumunta rin sa kanya sa Davao. Okay? Kung tutuusin, ang sabi ho ni Duterte rito, ang sagot niya, dahil naunang pumunta sa kanya, si Alan Cayetano, si Boy 10K, kaya yun ang kinuha niya na running mate. Alam niyo, yung totoo, pwede naman po niyang anuhin yun eh, pwede naman po niyang pagmuni-munihan pa yan. Kasi, ang tagal naman niya bago mag-file ng COC, hindi ba't yung filing niya ng COC, ito ay last minute. Diba? Ngayon, ito ho yung sabi ni Hermy, pumunta yata si Den BBM sa Davao noon pero di niya sinagot. Tama. Sabi ni Alexander, mabibisto siya ni BBM sa mga connection niya sa Chinese drug lord. Hindi po yan nasagot. Ito ho yung sagot doon. Analyze natin ah. So, mula sa pamilya ng Marcos, si Amy ang tumatrabaho para makuha po ang boto ng mga loyalista. And it happened. Okay? So kung kunin man niya si BBM bilang maging vice president o maging running mate niya, may magbabago ba? Madadagdagan ba ang boto ng mga loyalista na naboboto kay Duterte? Hindi na. Because yung pong endorsement lamang ng nina Imelda sa kanya ng pamilya Marcos, sapat na yung mga loyalista, lipat na sila. Boto na nila ang inendorso. It happened before, di ba, during the time of ERAP. Kaya ang mga loyalista, support po noon kay ERAP. Nagkaroon pa nga kami ng I don't know kung sino rito yung mga sumama nung EDSA 3. Yun ang original na EDSA 3. Hindi yung sinisigaw nitong mga praning na mga utak dilis at mga pakyunista. Di ba? na People Power 3. Oh. Ngayon, eto po 'yan. Dahil po kung kukunin niya si BBM na maging running mate noong 2016, walang mangyayari, walang madadagdag na boto sa kanya. 'Di ba? Now, nung kinuha niya si Alan Cayetano, may madadagdag pong boto sa kanya. Tama mali? Oh, ano sa tingin niyo, may madadagdag bang boto o wala? Take note ha, si Alan Peter Cayetano ay isang dilawan. Okay, kilala siyang dilawan kontra sa Marcos. Okay. Ngayon, at the time, hindi pa binabanggit ni Duterte noon because he was the one who coined the term dilawan nung presidente na. Pero alam na rin naman ng lahat na si Alan Peter Cayetano ay kalaban ng mga Marcos. So, ibig sabihin, yung mga botante, ng mga anti-Marcos na boboto tiyak dito kay Alan Cayetano ay makukuha rin ni Duterte. Okay? Hindi man lahat, pero marami siyang makukuha. Kaya nga po, napakalaki ng diferensya, nasa halos 2 milyon ang diferensya ng botong nakuha ni Duterte, 16 million mahigit, kay BBM is 14 million mahigit lang. Okay? So, ganun kalaki yung diferensya. Kasi nga, yung boto ng mga dilawan na ayaw sa Marcos. Kahit sino, basta Marcos, ayaw nilang iboto. Iboboto nila ang mga aliado ng mga Aquino. At yun na nga po si Cayetano. So, nakakuha pa rin si Digong ng boto ng mga yan. Yung mga Pilipino na ang mahilig bumoto ng black voting. Kung sino yung busy ko, yun na rin ang presidente ko. O kung sino yung presidente ko, yun na rin yun ang busy ko. May mga ganon. So, doble yung nakuha ni Duterte.
Nakakuha siya ng boto ng mga anti-Marcos because of Cayetano. Nakakuha rin siya ng boto ng mga loyalista. Okay. So, nitong nakaraang halalan, bakit si Isko Moreno naman, talagang ayaw ni Digong kay BBM, sa totoo lang. Si Isko Moreno naman ang kanyang pinasuportahan sa mga Alipores niya. Bakit po si Isko Moreno? Eh, si Isko Moreno, sinasabi ni Isko Moreno noon, ako loyalista ako, di ba? Sinasabi niya noon yan. Marcos loyalist ako. Ano pa nga tayo, nag-KBL pa yan eh. O, si Isko Moreno. Na. Now, anong nangyari? Ako, bakit ayaw niyang suportahan ito ni Duterte, itong si BBM, yung 2022 election, kung ano-anong sinasabi niya? Diba? So doon lang po nagpakita talaga ng katotohanan na wala siyang utang na loob. Siya ho ay isa talagang mangga, si Duterte. At bakit po si Yorme ang kinuha niyang suportahan? Napaliwanag ko na to dati na gusto niyang manalo si Isko Moreno. Pag si Lenny Robredo ho kasi hindi niya makokontrol. Diba? Hindi niya rin kakayanin yan na ma-de-stabilize pag si Lenny Robredo. Siyempre, mula pa lamang ng 2016, kinakalaban niya na si Lenny Robredo. Sinisiraan niya na, tinatarantado niya na. Diba? Kasi nga, yung takot niya na baka makalaban ni Sara na sa 2022. So, nangyari, Isko. Para kung manalo si Isko Moreno, ito lang ang tiyak. Small margin lang ng boto ang ipapanalo ni Isko Moreno. Diba? Tinalo pa nga siya nito ni Manny Pacquiao nung nakaraang halalan. So, yun ang hope niya. Hopeful si Duterte na manalo yon. So, they spent money for the sake of Isko. Hindi ba't may mga movement na Yorme Sara? Kaya sabi ko nga, gago rin to si Yorme. Ine-entertain yung mga ganong klase na samantalang dapat ang sinasamahan niya lang ay etong si Doc Willeong na na-stress tuloy at ngayon nagka-cancer. So, ang purpose kasi noon, pag dine-stabilize na ni Duterte, kasi talagang kailangan niyang manatiling makuha ang kapangyarihan. Pag hindi niya nakuha na maging sunod-sunuran si Isko Moreno sa mga gusto niya na mapagtakpan yung mga kaso ni Kibuloy, maprotektahan at maprotektahan din siya laban sa ICC, de-stabilization ang aabutin ni Isko Moreno. Di ba? At paniniwala nila ay sobra pa yung lakas ng impluensya ni Digong. May Duterte magic pa na magkakandataranta ang taong bayan sa kung ano ang sabihin niya. Yan ang paniniwala nila nun. Ngayon, sino po ang gagamitin ni Duterte sa pag-de-stabilize kay Yorme? Sa tingin niyo sino? DDS ba? Proven na ang DDS, kakapiranggot lang. Di ba? Hindi nga makapuno ng rally ng isang covered court. Ano lang ang napupuno nila? Half court. Yung huling araw ng yung pasalamat kay Duterte. Hindi man ako nakapunta ron sa Quirino Grandstand, pero yung ibang mga nakapunta doon, sinabi sa akin, like nila Go Philippines, ng asawa niya, ng ibang mga vloggers na kapwa natin supporter ni Duterte noon, hindi pala sila nakatawid ng kalsada. Ito yung harapan ng grandstand. Parang ito, yung kulay pula na nakikita niyo rito. So, itong portion na ito, ang grandstand, nandito si Digong. Yung pulang yan yung kalsada. Hindi ho sila nakaabot dito. Doon sa kabilang side, sa mga damuhan na napuno nung kick-off rally ng bagong Pilipinas. So, ibig sabihin, konti lang talaga. Kaya yung camera pala ako, hindi malang iniikot papunta rin sa damuhan. At yung ilaw, kasi wala palang iilawan doon. Paniwala ako noon, napuno yun eh. Kaya nga hindi ako pumunta. Kasi baka pahirapan pag-uwi. Yung motor ko noon, Diyos ko po, mistisong bisikleta. Umaandar, pag biglang tumire, kailangan mong itulak. Kaya di parang bisikleta, mabigat nga lang. Then saka sabi ko, baka maiyak lang ako nung time na yun. Hindi ko kayang magpaalam kay Digong. Kasi nga, mahal na mahal natin si Digong eh. Paniwala tayo para sa bayan siya. Di ba? So, ang tanong ko nga sa inyo, di ba, sino ang gagamitin niya para sa pag-de-stabilize? Sino yung magra-rally? Sino yung mag-EDSA People Power 4
laban kay Isko Moreno. Oh. Ang mga loyalista. 'Di ba? Na magtatago na naman sa pangalang DDS. 'Di ba? Ganun ang mangyayari doon. Oh. So loyalista na naman, loyalista po tayo sana ang nasa lansangan at humihiyaw na ano na Yorme resign, Yorme resign, Yorme bangag. Bakit? Napakadali pong akusahan si Isko Moreno na drug addict. Lubog ng panga. Payatot. Hindi man ngumingiwi, lubog ng panga. Oh. Tapos ay nagto 2 joints, 'di ba? At sabihin ni Isko na, "Uy, kampanya ko lang 'yung 2 joints na 'yan." Oh. Eh alam niyo, paniwala kasi nila Duterte, mauuto pa rin ng mga Pilipino sa kwentong addict. 'Di ba? Kung sino 'ng ituro niyang addict, eh people will hate. Oh, 'yun ang paniwala nila. Kaya lang nangyari. Nabigo siya sa kanyang pangarap. Pero ganoon nga, mahilig naman siya sa ganoon eh, na yung baka sakali, bahala ng taong bayan. He said that to Bongo. Na magpresidente ka, malay mo. Di ba sabi niya? Dalawa naman ang COC dyan eh. Oh, makisara na yung presidente, ay yung vice president. Gamitin mo yung vice, ay yung presidente. Malay mo, baka sakali, maawa ang taong bayan. Because Duterte knew na wala talaga siyang tao, walang Duterte magic. Nang hiram lang siya kumbaga ng boto. Kaya lang dahil nga mangga sila, 'di ba? Hopeful pa rin siya na baka sakali eh makalusot. Ayun, sinasampal sila ng katotohanan ngayon na wala talagang Duterte magic, na wala talagang napakaraming taong nakasuporta sa kanila. Ngayon, sabi ni Butch Aquino nung EDSA Press, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao. 'Di ba? Yan yung totoo naman eh. Yan yung kada simula lang naman yan after mapalaya si Erap eh. 'Di ba? Tapos eh naaresto, 'di ba? Na mugshot. Doon na insulto yung mga tao. Doon kami na insulto nung pinakita yung mugshot ni Erap. Na pinanonood namin yon na shit, nanggigigil kami. Ang inang gobyerno to, sabi namin. Unang-una panloloko yung ginawa ni Gloria Arroyo doon. Dapat po, 'di ba in-explain ko sa inyo, acting president, kailan magyung vice president will act as acting and kailan ang vice president will become or will take an oath as president permanent. Tapusin yung unfinished term ng presidente. Oh. Maliwanag doon kay ERAP, bakasyon lang, temporary inability to discharge his power as a president. Eh kaso ginawa nila yung take niyan yung oath niya as acting president. Inumit nila yung as acting, yung mga taga-media. Oh. Ang basihan nila, nag-resign daw. Kung kagaguhan nila ng Supreme Court, nila David yata yun. Tapos itong tawag dito, diary ni Angara na nakalagay yung sinabi ni Erap, ayoko na, pagod na ako. Pero walang papel ng resignation. Diba? Supreme Court rub Erap presidency. At ang nagmana, si Gloria Arroyo. And then, ikwinento niya na second day pa lamang nila sa pwesto, sinimulan na nila ang pagpapabagsak kay ERAP. Siyempre, with the aid of China. Diba? Ganon. Okay? So, alam nyo na ha, kung bakit hindi niya pinili etong si BBM.